Nga po pala si Maricar at dito po sa akin channel ay nagre-review po ako ng iba't ibang legit earning application na pwede po natin pagkakitaan ng extra income gamit lamang po ang ating mga cellphone at pwede po natin itong i-cash out through GCash, PayPal, Lazada, GrabPay or kahit anong payment method na available dito sa application na i-recommend ko sa inyo. Kaya kung bago pa lamang po kayo sa akin channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe, like this video, share and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong upload. So ayun guys, without further ado, let's go to the video. Hi everyone! Welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, ipapakita ko nga po pala sa inyo itong proof of withdrawal ko dito sa legit earning application po na ginagamit ko. Ito yung pinakang recent na proof of payment ko sa kanya. 1,500 pesos po yung na-receive ko. Ito ay neto lang, September 20, 2024 po. Tapos, itong application na sinasabi ko sa inyo na nakaka-receive ako ng payment is si Cash Runner po. Ito yung kanyang profile at meron po siyang 500,000 download. Meron din itong 4.6 stars and 24,000 reviews. Para po sa mga new viewers ko dyan, ito po, pwede ko po itong i-share sa inyo kung gusto nyo kumita ng extra income. Pero don't expect na mabilis po yung earnings dito. Ito po yung mga dapat nyong gawin pag first time user po kayo dito. Unang-una ay mag-login kayo ng Google account. Kasi kung hindi kayo mag-login ng Google account nyo dito, hindi nyo siya ma-open. Kasi yun yung unang step para mabuksan ang application na ito. Then, yung pangalawang information na dapat nyong malaman dito is coins yung iniipon nyo. Malaking amount ng coins para makapag-cash out kayo. Then, yung pangatlo, dapat bago nyo gamitin yung mga ways of earning sila dito at mag-ipon ng coins is i-double check nyo muna kung may lalabas sa inyong ganito, yung wallet. Kasi andyan po yung payment method. Kung walang lumabas sa payment method dyan sa application na i-download nyo, baka hindi siya si Cash Runner. Baka hindi po siya pwede sa phone nyo, kaya walang lumabas sa payment method. Kasi madami na yung mga cases na nabasa ko dun sa comment na, ay bakit po sa akin pagka-download ko, hindi po lumabas yung wallet. Ganyan, ang laki na po ng naipon ko na coins, paano ko po kaya magagawa ng paraan yun? So kapag wala pong lumabas na wallet sa inyo, hindi na po natin malalagyan yan. Ito na lang yung pwede kong ma-recommend sa inyo pero hindi ko sure kung gumagana yung ganito. Kapag walang lumabas na wallet sa inyong phone, i-delete nyo yung app, delete nyo yung Cash Runner, then i-install nyo ulit, tapos try nyo i-login yung Google account na ginamit nyo kung may lalabas na wallet. Pero I think baka hindi kasi gumana yun eh. Next, ito naman po yung mga ways of earnings na kikita kayo ng unlimited coins. Unang-una na natin dito tayo. Syempre, ito yung pinakang unang ways of earnings. Yung kanilang play games and earn coins. Recommended yan ng developer kasi ito, naglalaman ito ng mga third-party application na yung earnings minsan is pabago-bago. Per task, per level, or per minute. Kapag per task yung nakalagay dito, sa bawat task na makokompleto nyo, dun sa game na nilalaro nyo, dun pala kayo makaka-receive ng coins. Make sure na kapag nilalaro nyo, ito is naka-open yung internet nyo. Then, yung pangalawang, per level na earnings, bawat level na marireach nyo, dun pala kayo makaka-receive ng coins. At kapag per minute, yun yung pinakamaganda sa lahat. Alam nyo kung bakit. Kasi kahit tinatamad kayong gamitin to, okay lang. Kahit hindi nyo siya laruin, kahit hindi nyo siya gamitin, basta per minute yung nakalagay na earnings dyan, kikita kayo kada isang minuto ng coins. At dapat nakabukas din yung internet connection nyo, buksan nyo lang tong app. Ganun po yun. At saka ito, kahit isa lang yun, pa isa-isa or pa dalawa-dalawa yung lumalabas dito na nire-recommend nila na third party application. Once na natapos nyo to, may lalabas ulit dyan, huwag kayong mag-alala. Next, meron pa ditong suggestion. Dito naman tayo sa task. Mas madami po ang mga coins na matatanggap po natin dito. Kasi lahat po ito ay naglalaman po ng napakadaming third party application games na mas malaki yung earnings, mas malaki yung bigaya ng coins. Ito si AdGate tayo.
Katulad nito, refresh muna natin. Iron Dome. Ang pwede natin kitain dito is nasa 116,000 coins. Yan po. Ay, bakit ganun? Ida-download nyo ito, tapos ito. Pre-level yung earnings dito, pre-level ng task. Bawat level na matatapos nyo, dun pa lang po kayo makaka-receive ng coins. Yan po, di ba? Mas madami yung games dito. Di kayo mauubusan. Ayan, mahina siguro yung aking internet connection. Dito naman tayo sa AdSense Media. Ay, hindi siya. Bakit iba? Ay, iba-iba siya. Iba siya. Dito tayo sa Offertoro. Tingnan natin. Ayan o, dito kay Offertoro, puro 100,000 coins din yung pwede nyong ma-receive na. Ano dito? Ito nga yung pinakamalaki yata eh. Yung Puzzle Panda, nasa 1 million... And, paano ba ito basahin? 36,082 coins. Ayun o, yung Puzzle Panda. Ano din to, per task yung earnings din dito. Next, sa survey naman tayo. Etong apat na to, naglalaman siya ng mga survey din. Pag natapos nyo yung survey, pag natapos nyo sagutan yan, dun pa lang po kayo makaka-receive ng coins. Yan po. Madali lang naman yung mga tanong nila dito eh. Then, kung gusto nyong manood ng video advertisement, kada advertisement, meron kayong makukuhang coins dyan. Tapos, pwede din po kayo mag-invite. 50% po yung pwede nyong ma-earn dun sa friends na na-invite nyo kapag ginamit nila itong referral link nyo. I-download nyo, i-download nila yung application na si Cash Runner dun sa link na i-share nyo sa kanila. Ayan po. Pero, optional lang naman mag-invite. Kung ayaw nyo mag-invite, okay lang. Kasi, papayagan kayo ng developer dito na makapag-cash out kahit wala po kayo na-invite. Yan. Pag gusto nyo silang i-follow sa kanilang social media account, pindutin yung stay updated. Then makaka-receive kayo each social media account na mapa-follow nyo is 50 gold coins. Tapos pwede din po kayo mag-download ng iba pang earning application dito sa Earn More Cash. Inire-recommend nila si Cash Panda, Cash Wolf, Cash Monkey. Tapos, pwede nyo po silang i-rate sa Play Store para po makareceive kayo ng coins kapag binigyan nyo sila ng 5-star. Then, kapag mag-cash out na tayo, pindutin lang natin ang wallet. At nandito na po tayo sa history. Ito po yung mga na-cash out ko. Lahat po yan ay success, wala pong pending at wala din po akong naging failed na payment. Ito po yung total of income ko. Tingnan natin ha. 500 po. Puro 500 yan. Kasi dito kaya 1,500 yung pinakita ko sa inyong proof of payment. Kasi sa isang cash out, nakakapag-withdraw ko ng 3 beses. 500 pesos. Yan. Kung magkano yung na-cash out nyo sa same day, dadating po yan ng buo sa inyong GCash account. Kung 3 beses kayo nakapag-cash out ng 500 pesos ngayong araw, 1,500 po yung marireceive nyo. At ay papakita ko sa inyo, ibibilangin natin yan. 1,000. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17,600. Yun po yung total of income ko, 17,600. Tapos, ipa-plus pa natin yung ika-cash out natin ngayon na 1,500. 19,100 po yung total of earnings natin. Isasama ko na kasi yung ika-cash out ko ngayon. At sa pagre-redeem naman po, marami kasi mga nagtatanong. Ayan, katulad nito, wala na po yung GCash ko kanina, 'di ba, may PayPal. Tapos 'di ba itong mga na-cash out ko, puro GCash po ito. Ngayon, nagkakaroon sila minsan ng problema. Minsan nawawala yung GCash na payment method at ito nga ito na yung lumabas. Kapag sa PayPal, ito yung gagawin natin. Click natin yung PayPal. Ayoko pa naman ng payment method nila na PayPal kasi ito siya. Ipapaliwanag ko na lang sa inyo. Ang ilalagay nyo dito is email address or Google account na ginamit nyo sa pag-create ng PayPal account nyo. Tapos yung full name, pangalan and apelyido ng PayPal nyo. Ayan, dito po kasi,
yung 500 pesos nila or $10 instead po na 125,000 coins lang para sa GCash. Dito kasi 135,000 coins. Kaya lang kasi dollar siya. Malaki yung palitan sa peso. Dahil ang $1, hindi na siya 50 pesos ngayon, ba? Diba? Nasa 55 or 56 na ata siya. Kaya malaki-laki din yung coins dito kumpara dun sa GCash. Ang $2 nila is nasa 100 plus, 100 peso plus. 27,000 coins, and may $3, $5, and $10. Apat lang yung amount dito kumpara kay GCash na magkano ba yung minimum? 100 yata. 100 pesos yung minimum doon. 100 pesos, 150, 250, 200, 250, and 500 pesos. Ngayon, i-cash out natin itong $10. May limit po sila sa pagka-cash out. Tatlong beses lamang po sa isang araw tayo pwede makapag-pay out. Iyan, try natin to. Iyan, okay na. Tatlong beses na tayo nakapag-cash out. Then, babalik tayo sa history. Paalala lamang po, kung ang nandyan pa po sa inyong payment is GCash pa rin po yung may GCash pa rin po na payment method. Ito po yung step na gagawin nyo para po ma-process yung payment at pumasok po talaga yung pera na na-cash out nyo sa inyong GCash account. Diba nakapag-cash out na tayo? At makikita natin sa history natin na naka-pending siya. Ngayon, palagi nyo pong i-double check itong pending history nyo kung may lalabas na na-claim. Kapag may lumabas na po na-claim, mabilis lang yan eh. Umaabot lang yan ng ilang minuto or oras bago nila ipakita sa inyo na may claim na nalalabas. Pag may claim na yan, pindutin nyo yung claim. After nyo pong mapindot yung claim, ganito po, madadirect po kayo sa isang website. At I think ganun din yung gagawin natin kay PayPal kasi ngayon lang ako nakapag-cash out kay PayPal. Basta madadirect tayo sa isang website. Tapos, eto may nakalagay dito view code. Pipindutin nyo yung view code. After that, ay may lalabas na voucher code. Scroll nyo lang pababa, hanapin nyo yung inyong order number. Copy nyo tong madaming number na at letters na to. Then scroll nyo ulit, hanapin nyo naman yung how do I redeem. Pindutin nyo yung portal.gifted. And then mapupunta tayo sa GCash redemption page nila. I-paste nyo po dito yung order number na pinakopy ko sa inyo. Then validate. After ilang seconds, okay na yun pag na-validate na. Lagay nyo na yung GCash number nyo. Paapilyedo nyo, pangalan, email address, then click nyo tong all data, check nyo yan, then click yung submit. After 3 to 5 days, papasok na po yung pera sa inyong GCash account. Kung ang nakalagay pa rin po dyan sa payment method nyo is GCash. Kasi kung hindi nyo po gagawin yung step na itinuro ko sa inyo, hindi po ninyo marireceive yung pera na na-cash out nyo. Kailangan kasi yun, ang dami kasi nila ditong kailangang ipagawa sa inyo bago ma-process yung payment. Yun, isa na nga po yung tinuro ko sa inyo na mapupunta kayo sa website. Then, ganun din po yung gagawin natin kay PayPal. Once na may lumabas na po na claim, pipindutin ulit natin yan. Then, kung ano yung nakalagay doon, basahin na lang po natin. Kapag hiningi ulit nila na ilagay nyo yung email address nyo or pangalan nyo sa inyong PayPal account, ganun yung gawin nyo. Then, after nyon, kapag okay na siya, mag-wait na lang tayo ng ilang days. Ayan. Sadly, yung bagong update natin dito kay Cash Runner, wala na po yung payment method na GCash. PayPal na po, yung nakalagay sa akin. Pero baka sa inyo may GCash pa rin. Kaya, i-comment nyo na lang sa comment section kung ano yung nakalagay dyan sa inyo. Kung nabago din ba, kung PayPal na lang ba, or may GCash pa rin. And dito ko na tinatapos tong video na to. And thank you for watching.